Hello mga kapatid. Yan, salamat sa Panginoon for another time na tayo po ay makapag-aral ng kanyang salita sa araw na ito. Salamat din sa Panginoon na tayo po ay hindi nahahadlangan ng mga circumstances sa ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Many times po na medyo nang lupay-pay tayo, pero ang importante po, kasama po natin lagi ang ating Panginoon. Amen. Okay po. Okay. Kanina po, tinryal ko po itong laptop. Kasi baka pag tumayo po ako dito, hanggang dito na, hindi ko makikita. So, isa side ko po ito. Hindi po ako nakapag-print in yung aking message, kaya dito na lang po sa laptop. Kayo po ba ay familiar sa story ni Jonah? Ito po ay nalatutunan ko nung ako po ay parang mga 14 years old, and that was 1975. Kasi po, kasama po yan sa mga Bible stories na kasama po sa aming lesson. Kasi sa halip po na catechism yata, Bible po ang aming tinitake up. Pero po, dun sa story po ni Jonah, fascinated tayo, di ba? Pero hindi ko po alam during that time yung mga implications po nito sa buhay natin pananampalataya. And habang pong nire-research ko ito, ang dami po palang mga important lessons na makuha natin dito. Pero ang iti-take lang po natin sa umagang ito, ang title po niya ay Can You Run Away From God? So ito po ay makikita natin, babasahin po natin ang Jonah 1 to 3 sa Tagalog po. Tumayo po tayo sa paggalang po ng salita ng ating Panginoon. Okay? Dito na po ako magbasa. Kung pwede po ay sumabay din po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonah na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makatakas siya kay Yahweh. Pray po muna tayo. Panginoon Diyos na aming Ama, salamat po sa mga salita mo ngayong oras na ito. Panginoon, ikaw po ang mangusap sa amin. Lukuban mo po, your Lord, ng knowledge and wisdom, yung messenger mo sa araw na ito. Dalangin namin, O Lord, na ang iyong kalooban, ng iyong mga salita po, Lord, ang matutunan namin sa umagang ito. Dinadalangin po namin ang iyong banal na Espiritu, Lord, ang sumama sa amin, giving us enlightenment of your word. Salamat sa iyo, Ama. Ini-entrust po namin sa iyo ang aming buhay. Ini-entrust po namin sa iyo ang pakikinig na iyong mga salita. Open our hearts and minds, Lord, para mas lalo po na matutunan namin ang iyong mga salita. At ito po, Lord, ay magiging gabay sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Hayaan niyo muna akong magiging storyteller sa oras na ito. Yun pong parang sa Sunday school. Pero ang alam po natin, in every story for the kids, may marami po tayong matutunan na lesson doon. The story of Jonah, ayan,
Kung kayo po ay nagre-research na about the story, about the life of Jonah, marami pong nagsasabi na ito daw po ay fiction. Kasi, sino ba naman po? Parang ang akalain mo na, imagine mo nasa 3 days and 3 nights sa loob ng isang malaking isda. So parang, totoo ba yan? Believable ba yan? Unbelievable, di po ba? Pero po, ang sinasabi po, si Jonah ay totoo. Na-mention po siya sa Old Testament at saka sa New Testament. Sa Old Testament po, si Jonah ay prophet ng Panginoon. The time of King Jeroboam II of the Northern Kingdom. Kung inyo po itong i-research, makita po siya sa 2 Kings 14:25. Parang kasabay nga po niya sa na Elijah as prophet of the Lord. Tapos, sa New Testament, siya din po ay tinuturo ng ating Panginoong Jesus na makikita din po, kung mag-research po din kayo, Matthew 12:38 to 41. So, the story of Jonah is not fiction. Ito po ay historical narrative. Okay po? So, yun po ngayon ang ating context, si Jonah. Next slide, please. Noong una pong panahon, ayan na, ako ay storyteller na ngayon. Ano? Noong unang panahon, sa Bible times, ito pong Assyria ay isa pong nation na masyado pong powerful. Kita nyo? Yung mga naninirahan po sa Nineveh na capital city ng Assyria ay mga masasama. Masasama in the sense na sila po ay kinoconquer po nila yung mga ibang bansa. Sila po ay very powerful na at malapit na po sila sa border ng Israel. So, next slide please. Ang mga Israelita ay takot po sa kanila. Parang, hello, next month or whatever na panahon, sila po ay lulusob na sa atin. At itong Assyria at saka po yung Israel, they were never friends. Kasi po, ito pong mga Israelita, of course, alam na natin, Israel was the chosen nation of God. At ito pong mga Assyrians, sila po ay hindi. At sila po ay hindi nag-worship sa Panginoon, kundi sila po ay nag-worship ng mga idols. Na ayaw ng Panginoon. Next. Then, si Jonah po ay isa sa mga propeta ng Panginoon. So, ang propeta po, siya po yung binibigyan ng Panginoon ng mga salita na ihahayag naman niya doon sa mga tao. Okay? So, yan po ang trabaho niya, ihahayag ang salita ng Panginoon mula sa Panginoon hanggang sa tao. So, isang araw, sabi niya kay Jonah, pumunta ka sa Nineveh. Kasi yung mga kasamaan nila ay umabot na sa akin. Warningan mo sila na pag hindi sila nagsisi, puksain ko sila in 40 days. Ito namang si Jonah, parang sabi niya, hello, are you okay, God? Di ba kalaban namin yan? Bakit ko sila wawarningan? Puksain mo na lang kaagad sila kaya. So, ang ginawa ni Jonah, hindi po siya nakinig sa Panginoon. Next slide, please. He decided to run away. Sa halip na pupunta ng Nineveh, siya ay pumunta sa Joppa. Nakakita po siya doon ng isang barko na papunta sa Tarshish. Yung Tarshish po ay opposite direction ng Nineveh. Nagbayad po siya. Sumakay sa barko, kasama po yung ibang pasahero. So sabi niya, nakaligtas na ako, naka-run away na ako from the Lord. Hindi ko siya susundin. Ngayon, next slide please. Mahimbing na mahimbing ang kanyang tulog. Parang, hi, thank you. Okay, nakapahinga na ako. Pero habang si Jonah po ay natutulog, ano ang dumating? There came a great storm. The storm was so great na hindi pa po ito na-experience ng ibang mga sailors. Yung parang, ha, first time na nangyari ito sa atin. Next slide, please.
So, ang ginawa po nila, yun pong mga kargamento ay pinaghagis na po nila para hindi po sila lulupog, kasi lulupog po sila. Pero kahit hinahagis na nila yung mga kargamento, ano pa rin, lumakas na lumakas ngayon yung bagyo. So sabi nila, there must be somebody na may kagagawa nitong ating mga ang nangyayari ngayon. So takot na sila. So ang ginawa nila, ginising nila si Jonah. Next slide please. Pagising nila kay Jonah, sabi niya, mag-pray ka nga sa iyong Panginoon para tulungan tayo, para makaligtas tayo dito sa malaking storm. Tapos sabi niya, o sige, sabi nung kapitan, sige nga, mag-draw lots tayo kung sino talaga ang may kasalanan dito. And alam na ninyo ang nangyari, Jonah was found guilty. Sabi niya lang, sabi ng kapitan, ano pala ginawa mo sa Panginoon mo at pinarusahan tayo ng ganito? So kinwento niya. So sabi nila, oh, ikaw naman pala may kasalanan. Ano ang gagawin namin sa iyo, Jonah? Sabi ni Jonah, next slide please. Ihagis niyo ako sa dagat. And true enough, alam mo ninyo, nung hinagis nila si Jonah, tumigil po ang storm. Wow, di ba? Kasi ang nagpadala po ng storm ay ang Panginoon. So, ang nangyari, so habang lumulutang-lutang po si Jonah, next slide please, habang lumulutang siya sa dagat, The Lord sent a great fish, a big fish. Hindi po sinilagay sa Bible na whale eh, pero it's a big fish na kayang-kayang lunukin si Jonah. Hindi siya kinain ha, nilunok siya ng malaking isda. Next slide please. So, Jonah, hindi pa yan before. Jonah was in the belly of the fish for how many days? 3 days and 3 nights. Ano ginawa niya doon? Siya ay nagsisi. Siya ay humingi ng forgiveness from the Lord for what he has done. At sabi ng Panginoon, okay, papatawarin kita, Jonah. And next slide please. Sabi niya sa fish, okay, iluwa mo na nga yan. Masyadong mahirapan ka na, big fish, iluwa mo na yan. So, iniluwa si Jonah doon sa dry land. Pero you can just imagine siguro, no, kung tayo yung nasa loob ng isda, parang so slimy, yay, yuck, di ba? Pero dahil nagsisi si Jonah, siya po ay pinatawad ng Panginoon. And again, next, sabi niya, okay, maybe you have learned your lesson, Jonah. So, again, bigay ko sa iyo ang aking instructions, si Goto Nineveh, pangaralan mo sila, ganyan, ganyan. So, ngayon, without any hesitation, ay sumunod na po si Jonah. Alam mo ninyo, next slide please, pumunta siya sa San Nineveh. Sabi niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupuksain kayo ng Panginoon. Kayo ay you're so wicked na gusto ng Panginoon na pupuksain kayo. Pero pag nagsisi kayo, kayo ay hindi niya pupuksain. That's it. Alam mo ba mga kapatid, ang utos ng Panginoon was so simple. At it took only one day para mangaral siya sa buong Nineveh. At alam mo ninyo ang nangyari. Ang mga tao ay nakinig. Next slide. Ang mga tao po ay nakinig. Ay, pakibalik. Ang mga tao po ay, may isa pa. Sorry ha. Sige pa may. Sige, isa. Ayan yan. Okay. So, ang mga tao, pati na po yung hari, ay nakinig kay Jonah. So, pati yung hari ay tinanggal ang kanyang royal clothes at naglagay po siya ng sackcloth. Yung sackcloth po kasi noong mga panahon na yon, iyan yung symbol na nagsisisi sila. So, lahat po sila nagsisisi, lahat po sila ay humingi ng tawad sa Panginoon sa ilang kanilang mga kasalanan, at because the Lord is so merciful and compassionate, sila po ay pinatawad ng Panginoon. So, hindi po sila pinuksa. Akala nyo, tapos ang kwento. Hindi pa po. May epilog pa po yan. Next.
hindi po pinuksa ang Nineveh. Alam mo ba, ang ginawa ni Jonah, siya ay nagalit sa Panginoon. Sabi niya, bakit mo sinave ang Nineveh? Di ho ba sila ay mga masasamang tao? Tapos, di nasa labas siya ng gate ng city. Nagpadala ang Panginoon ng halaman para siya ay malamigan. Okay, so tuwang-tuwa siya. Thank you, plant. Kaya lang, pagdating sa gabi, nagpadala na naman ng Panginoon ng uod. Siguro, hindi ko alam kung gaano kalaki yung uod na naubos yung plant at nawala po yung kinabukasan. Tapos, ito pa, during daybreak, mainit na, merong isang hangin na scorching eh, yung hangin na masakit sa balat. That Jonah was about to faint. Pero bago po siya nawala ng malay, sabi niya, it is better for me to die than to live. Sakot ng Panginoon sa kanya, Jonah, you pity the plant which you did not plant, you did not labor. Tapos, gusto mo na hindi ko kaawaan ang Israel, ang Nineveh? There are 120 people and much cattle in there. Kaya sila ay sinave ko. Okay, that ends the story of Jonah. Okay. So, sabi nga ni Sylvia, ang bilis ko, ano? Mabilis ba o tama lang? Tama lang! Magsulito naman kayo. Pwede na akong Sunday school teacher. Oh, pwede na. Okay, sa mga bata. Oh, sige. Okay, next slide. Napakasimple po ng kwento ng buhay ni Jonah at saka yung utos ng Panginoon. Tatlong biblical truths lang po ang bigyan natin ng pansin. Una po, God's mercy and grace is extended to all. Kaya nga po nagalit si Jonah eh. Kasi sabi niya, bakit Panginoon, hindi mo parusahan yung mga taga-Nineveh? Kalaban nyo ng iyong favorite nation. O diba? Ang chosen people of God ay Israelites. Pero iba po kasi mag-isip ang Panginoon, mga kapatid. Hindi po siya nag-iisip katulad nating mga tao. Siya ay so compassionate. Ang kanyang mercy po, sabi nga, His mercy never ends. They are new every morning. So sa time of Jonah, kahit mga kalaban ng Israelites ay pinatawad po ng Panginoon. So, next slide please. Doon po sa Ezekiel 33:11. Sana po manamnam din natin ito. God has no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. The same mercy, merciful God, the same mercy that God extended to Jonah and to Nineveh is the same mercy and grace na binigay po niya sa atin. Kalooban po ng Panginoon na yung pagiging mahabagin ay ma-extend din po natin sa ibang mga tao. Kaya minsan parang may mga kaaway tayo. May mga nagkakasala sa atin na nalaman natin, uy, naligtas na siya. Oh, sabi, ay, bakit? Pero ganun po ang plano ng Panginoon. Mailigtas po ang lahat ng tao, hindi lang po yung mga mabubuti and even yung mga masasama. Okay? So, ito din po ang theme natin sa 31st anniversary natin, Advancing God's Kingdom. So, precisely, ang kalooban po ng Panginoon is to obey Him by extending mercy and grace sa lahat po na mga tao. Kaya po, kung napansin po ninyo sa buhay ugnayan,
Every Thursday po yan, wala pong sawa na pinagpipray po yung salvation ng mga loved ones natin, yung mga kaibigan, mga kapatid. Kasi iyon po ang kalooban ng Panginoon sa atin na i-extend natin yung mercy and grace para sa ating lahat. But, next slide please. Gusto ko lang po muna na, this is just something technical, ano po, pero gusto kong i-share sa inyo. Yung mercy and grace, hindi po yan pareho. Yung mercy, sa Tagalog po yan ay habag. Sa Tagalog po yan ay awa. It's kindness and compassion. So, God's not punishing us as our sins deserve. So, paano na-apply sa ating buhay ang mercy? Noon pong hindi pa tayo Christian, tayo po ay makasalanan. Tama? Dahil makasalanan tayo, we deserve hell. We deserve the punishment ng ating mga kasalanan. Kaya lang, dahil sa habag ng Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas doon sa punishment ng hell. Okay? So, that is mercy. Ano naman po yung biyaya? It's undeserved favor. Hindi, we cannot earn this one. It is freely given. Sino po nagbibigay? Freely given by God. And this is the basis of our Christian faith. Kung na-memorize po ninyo yung Ephesians 2, 8, and 9, sino naka-memorize? Merong 1,000 pesos. Ay, joke lang. For by grace, ye have been saved through faith. It is not of yourselves. It is the gift of God. It is not of good works, lest anyone should boast. So, that grace na binanggit sa Ephesians 2, 8, and 9, iyan po yung biyaya ng Panginoon. Hindi na tayo pinarusahan sa ating mga kasalanan, may eternal life pa. Ito yung grace na binigay ng Panginoon sa atin. Wala na tayong punishment for our sins because our Lord Jesus Christ paid it all when He suffered and died on the cross. And meron tayong eternal life through our Lord Jesus. So, ang sabi dito, mercy and grace are evident in the salvation that is available through Jesus Christ. Pero kung hindi mo tanggapin si Jesus as your Lord and Savior, that mercy and grace you will never experience. Okay? So, klaro po yan, ang Panginoon is so merciful and so gracious to all of us. Amen? Amen. Oh, ang bilis ko, ano? Oh, number two na agad. Hala, parang ang bilis ko. Dahan-dahanin na natin. Disobedience will create chaos in your life. Paano dinisobey ni Jonah ang Panginoon? Alam niyo na, you know na the story, ano? Nung hindi niya sinunod ang Panginoon, sumakay siya ng barko, nagkaroon ng malaking ng storm, siya ay kinain. Balik mo na, May. Sinwalo, nilunok. Nilunok ng malaking isda. And you could just imagine, sabi ko nga kanina, nandun ka sa loob ng tiyan ng isda for 3 days and 3 nights. So slimy, so ew, so kadiri. Kasi, diba, pag naglinis kayo ng isda na tinanggal yung mga internal organs, parang kadiri na, no? How much more na kasama ka doon for three days and three nights? Yan ay kasama sa parusa kay Jonah. And what more? Yung mga sailors, no? Yung mga kasama niya sa barko na walang kinalaman sa kanyang buhay, muntik pang madisgrasya. Muntik pa silang malunod. So, sabi nila, nagkasala ka lang sa Panginoon, nandamay ka pa. O, diba? Kasi, disobedience will create chaos in your life. Okay pa ba kayo?
Okay. Next slide, please. Basically po, si Jonah ay may tatlong character flaws. Hindi maayos na character. Unang-una po, disobedient. Pangalawa po, wala siyang mercy and forgiveness. Parang, alam mo ninyo, nung ito ay inaral ko, parang, how could you have a prophet, propeta ng Diyos, na walang habag at walang forgiveness? Alam mo ba ninyo, yung parang hindi siya pangkaraniwan. Kasi usually, kung ikaw ay propeta ng Diyos, ikaw ay sumusunod sa Diyos, at ikaw ay forgiving, compassionate, pero iba po si Jonah. Siguro sabi ni Jonah, ibahin mo ako, Lord. Okay. He was a complainer. Nung sa chapter 4, di ba, sabi niya, bakit mo kailangan i-save yung Ninive? Di ba dapat puksain mo na siya? So, that's a character flaw. Hindi magandang character yan. Tapos, he questioned God. Parang, ha? Paano? Parang sa atin ngayon, mga kapatid, parang may mangyaring mga circumstances. Sa atin, we refrain from questioning God kasi we believe na ang Panginoon ang may best plan para po sa atin. Okay? So, basta siya po ay angry with the Lord. So, si Jonah, huwag natin gayahin with this character flaws. Okay? Disobedience is actually, next slide please. Disobedience is a big deal when it comes to God. Alam nyo yon? Meron niyang spiritual implications. Sabi sa Genesis 23-24, therefore the Lord sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. Sino po ang tinutukoy dito, mga kapatid? Adam and Eve. Ang unang kasalanan po nila ay disobedience because kinain po nila yung forbidden fruit. Sabi ng Panginoon, kainin niyo lahat ng mga prutas dyan sa Eden. Sa Garden of Eden, but never this fruit. Pero, dahil nga nagkasala sila ng disobedience, kinain nila yung fruit na yun. Kaya, ang sabi diyan, sila ay pinalayas sa Garden of Eden at hindi na po sila makabalik because there is a angel. There is an angel with flaming sword. Hindi kami pwedeng bumalik dito dahil patay kayo. So, ganun po ang disobedience sa Panginoon. It is never, wala lang. Parang, wala lang naman sa Panginoon yan. No. Disobedience is a big deal to God. I hope you agree with me. Agree, disagree? Agree. Okay. So, in our lives, next slide please. Sa buhay natin ngayon, mga kapatid, if we disobey with God, meron po mga consequences. Itong mga consequences na to, sabi, lahat yan, Sister Letty, depende sa Panginoon kung ano ang ibibigay nilang niyang consequences sa disobedience natin with the Lord. Una po, kung tayo po ay patuloy na nagdi-disobey sa Panginoon, mind you muna, the Lord gives second chances. Di ho ba? Nung si Jonah na nasa loob ng isda, sa belly of the fish for 3 days and 3 nights, siya po ay humingi ng tawad sa Panginoon. And the Lord forgave Jonah. So, ganun din sa atin mga kapatid. Kung nagkasala tayo, just ask forgiveness from the Lord. And the Lord will surely forgive you. But, if you continue sinning and sinning,
hindi ko po kayo huhusgahan. Hindi, wala pong nang huhusga, but it is your responsibility na makipagtuos sa Panginoon. And these consequences of disobedience with God may happen in your lives. Number one po, confusion. Siguro, hindi ko alam, in one way or another, kung tayo ay nagkakasala sa Panginoon, nalilito lagi tayo sa buhay natin. Parang laging may struggles. Parang hindi mo alam kung anong mga gagawin mo kasi alam mo na you have a hidden sin from the Lord. Pangalawa, conflict. Alam mo ba ninyo minsan, di ba, yung parang may kasalanan tayo na alam mo ninyo, sinasabi ng Holy Spirit, oh, that's a kasalanan yan. Pero sabi mo, Suleman, Lord naman, isang little lang naman to. Oh, pero in deep inside you, there is a conflict. Alam mo, aminin na natin yan. There is a conflict inside. Because, hindi naman tayo, pag nagkasala tayo, hindi naman tayo iniiwanan ng banal na Espiritu eh. Unless na lang, ikaw ay namumusong sa banal na Espiritu. That would be another lesson na po yan. Pero kung isang kasalanan, dalawang kasalanan, hindi po tayo iiwanan ng banal na Espiritu as long as we ask forgiveness from the Lord. But there is always conflict inside. The cost. Alam mo na ninyo, yung salvation natin is priceless. Pwede ka bang bumili ng salvation? Leti, I am a millionaire. I would like to buy salvation for 1,000,000. Pwede? Hindi. It is priceless. Why? Because it took the life of our Lord Jesus. He suffered and died on the cross. Anak ng Diyos? Sinave tayo mula sa ating mga kasalanan and gave us eternal life. And that's priceless. Di ho ba, mga kapatid? At iyan ay pinagpalit mo sa kasalanan. Ayoko po mag-outline dito ng mga kasalanan. Pero iyan ang pinagpalit mo po sa isang kasalanan. Yung priceless na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Loss. Pagpatuloy po tayo nagkakasala, baka po hindi nyo namalayan na nawala na pala kayo sa Panginoon. 2 years, 3 years, hala, bakit wala? Hindi na ako marunong mag-pray. Kasi nawala na pala po ang iyong pag-ibig sa Panginoon. Katulad nung sabi ni Pastor Felix nung last Sunday, nawala na pala yung iyong first love due to continuous sinning. Regret. At the end of the day, sabi mo na lang, sayang. Sinayang mo ang best plan ng Panginoon for you. Like si Jonah, kung siya ay tumuloy lang agad sa inutos ng Panginoon, hindi naman na ma-encounter niya yung mga consequences na yon. Pero kasama yun sa regret. And then the last one is discipline. Well, pwedeng paluin tayo ng Panginoon. Hindi po ako nananakot ha. Pwede tayong paluin ng Panginoon. Pwedeng kurutin. Kurutin, whatever it is. Pero andun po ang pagdidisiplina ng Panginoon. Kasi dinidisiplina ng Panginoon ang mga anak niyang minahal niya. Okay po? Ito po, when God speaks to our heart to do something, whatever it is na pinagagawa sa iyo ng Panginoon, our initiative is to obey and not disobey. Siguro sa mga reflection nyo with this, were there times na parang Jonah tayo? Were there times na we disobey God at sinunod po natin ang ating kagustuhan? Okay, kayo na po, ang bahalang sumagot nun. Pangatlo, ito po yung topic natin, you cannot run away from God. Paano, hindi ko nga lubos maisip talaga hanggang ngayon. How could Jonah thought na maka-escape siya? That he can run away from God. Di ba? Jonah learned his lessons the hard way. Kasi nag-disobey muna siya. Okay?
Next slide, please. Yung, hindi na natin balik-balikan yung story ni Jonah na kwento ko na yung kanina. Pero, in God's Word, we learn that we learn that when we want to avoid obeying the Lord, running away should never be an option. Bakit? Because the Lord is all-knowing, all-seeing, and everywhere. Diba? Si Jonah nga, nasa loob na ng isda. Oh, sunundan pa rin ng Panginoon, oh, diba? Nagbiyahe na nga siya ng direction opposite sa Nineveh. Sinundan pa rin siya ng Panginoon because, well, the Lord is all-knowing. Psalms 139, diba? Search me, O Lord, you know me. Even yung mga hibla na ating mga buhok ay binilang, alam daw ng bilang ng Panginoon. Sabi ko nga, siguro nagbabago ang bilang kasi may hairfall tayo. Joke lang po yan. May hairfall tayo. Pero ganun po, tayo kakilala ng Panginoon. And then you run away from God. Sa ating mga parents, pwede, di ba? Pupunta ka na nga lang sa malayong lugar. Baka hindi ka na mahanap ng nanay at tatay mo. Yung mga, may mga balita ngayon sa TV eh, na yung mga murderer for 3 decades, nahanap pa rin ngayon ng mga kapulisan. Pero sabi ko, galing naman ang intelligence niya, no? And the Lord is more than that. Because He is all-knowing, omniscient, all-knowing. Omnipotent is all-powerful, and everywhere, omnipresent. Okay? So, because the truth is, running away from God will only delay your obedience and make our situation worse until we return back to Him. Like si Jonah, he ran away from God, pero hindi siya nakaalpas, di ba? Na-experience muna niya yung mga circumstances na hindi kaaya-aya, pero ano, in the end, Panginoon pa rin ang nasusunod, di ba? Ano, in the end, sumunod pa rin siya sa Panginoon. Natagalan nga lang, kasi alam mo ba ninyo, yun daw, Nineveh is just an hour away, or one day travel, pero dahil nga siya ay nag-disobey sa Panginoon, humaba pa ang biyahe. Okay? Pero, in the end, nasunod pa rin ang kalooban ng Panginoon. Gusto kong i-share sa inyo, this has something to do with our calling. Next slide, please. Kasi, di ba, may inuutos ang Panginoon sa atin. So, pag inutos, minsan, ang tawag natin dyan, calling. Pero merong general calling at specific calling. Ang general calling from the Lord, the same po ito, mga kapatid, para sa ating lahat. Itong general calling kay Brother June, kay Brother Orly, sa akin, kay Sister Mirna, at sa ating lahat dito ay pareho. At ano yon? To be in personal relationship with God through our faith in Christ Jesus. Kaya every time dito merong mensahe ang Panginoon to pray, read the Bible, huwag umayon sa kalooban ng tagasanglibutan, but have a personal relationship with our Lord Jesus. Diba, habang, napansin siguro po ninyo yun, na habang lagi tayong nagpe-pray, napansin nyo ba doon na parang, ay, ang lapit na ng Panginoon. Ay, parang diyan ka lang. Because it is our personal relationship with Him. At pangalawa na general calling for all of us is to preach the gospel to all nations. Kaya tayo po ay inutusan to evangelize. Matthew 28:19-20, make disciples, baptize them in the Father, the Son, the Holy Spirit. Diba? So, iyan po ang general calling ng Panginoon. Ano ang response natin? Is to live out these commands in our everyday lives. Everyday po, mga kapatid,
Isipin po natin, tayo pong bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon to have a personal relationship with Him. Hindi po ito katulad sa ibang mga relihiyon na nagno-novena, repetitive prayers, hindi po. It's our relationship with the Lord. Nasa bahay ka man, nasa school man ka man, or nasa kung saan ka man, importante yung personal relationship natin sa Panginoon. Wala pong exempted nito, mga kapatid. Lahat po tayo ay inutusan ng Panginoon to have a personal relationship with Him. Depende po kung anong circumstances ang meron tayo at to preach the gospel. Okay po? That is the general calling from God. Meron po yung pangalawa. Next ay specific calling. Ano naman yung specific calling? Kasi ito po yung utos ng Panginoon sa atin. Basahin ko lang po, Romans 12:6-8, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy in proportion to our faith, if service in our serving, the one who teaches in his teaching, the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. So, my specific calling. Next slide, please. Ito ay unique. Ha, unique. So, ibig sabihin, possible na iba ang specific calling kay Brother June, iba sa akin, iba kay Brother Orly. Ito ay unique and individual calling from God to serve Him in a particular way. For example po, si Moses. Si Moses ay inutusan ng Panginoon para ilabas ang Israel out of Egypt at dalhin siya sa lupang pangako. Okay? Tapos nun, nawala na, tapos na ang buhay ni Moses. Si Paul, ano ang specific calling ng Panginoon kay Paul? To be the apostles for the Gentiles. Kaya siya pumunta sa Asia Minor, meron siyang mga missionary journeys para i-proclaim ang utos ng Panginoon para sa atin. Ang salvation para sa ating lahat. So ito po, God calls believers to different responsibilities within or outside the church. So, individual calling, that specific calling, iba sa'yo, iba sa akin. This could be pastor, evangelist, preacher, teacher, missionary. Hindi ko po yan palawigin, that would be another lesson for us. What is the difference between a pastor, between an evangelist, between a preacher? That would be another lesson. Pero, ito po yung specific calling ng Panginoon sa atin. Hindi ko po alam kung sino po dito sa atin ay may ganitong calling, pero sure po ako na may specific calling ang Panginoon para sa atin. Hindi lang tayo magkakapareho, pero sigurado ako na merong specific calling. How would you know? Sabi niya, next slide please. Sister Letty, paano ko naman malaman na may special calling, specific calling pala ako? Prayer. At saka yung burden. Alam mo ninyo, pag meron kayong burden, parang burden ko talaga na i-share ang salita ng Panginoon. Well, that's for all of us. Pero burden ko pa rin na parang magiging pastor ako, or magiging evangelist ako, or missionary ako. And that could be through prayer, earnest prayer, mga kapatid. And number two, seeking God's will through His Word. Minsan, parang pagbukas po lang ng Bible, di ba, nangusap na ang Panginoon, pumunta ka sa Nineveh. Wala na pong Nineveh ngayon. Parang doon pa lang, mabasa mo na ang sinabi ng Panginoong Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Feed my lamb. 3 times yon. Nabasa mo agad yun. At saka may burden ka. So, Lord, ito na ba talaga? Doubtful ka pa rin. Meron pa.
using the gifts and talents God has given you. If you are articulate, magsalita ha. Actually, the Lord will equip you. Kung ikaw po ay merong passion na maligtas yung ating mga kapatiran, na pangalagaan yung mga tupa. Tayo po ay mga tupa ng Panginoon. Iba-ibang gifts po yan na ibibigay ng Panginoon at yun po ang gamitin natin sa specific calling from the Lord. And listening to the guidance of this Holy Spirit and the spiritual people around you. Minsan po, the Holy Spirit mangungusap na, hindi ka pa rin nakinig. And then this will be affirmed. Ang tawag po niyan ay affirmation. This will be affirmed by the pastor, the elder of the church, the leaders, na meron ka palang specific calling. Kailangan po natin ngayon, mga kapatid sa church, kung napansin po ninyo, kailangan po natin na mag-respond dun sa specific calling ng Panginoon kung sino man po yung may specific calling. Next slide, please. May pinagagawa po ang Panginoon sa atin. Hindi ko lang po alam kung ano yon. Kayo po nakakaalam nito sa inyong mga puso. Kayo po nakakaalam kung ikaw ba ay matagal na parang tinawag ng Panginoon but you did not respond. In one way or another, nagiging Jonah ka rin. Pero alam mo ba ninyo, magiging detour lang ang daan nyo, pero alam mo ba ninyo, ibabalik din kayo ng Panginoon doon sa kanyang calling. Medyo humaba nga lang. Okay? Dahil hindi nga tayo nag-o-obey kaagad sa Panginoon. So, ito pong pangangailangan ng church natin ngayon for a pastor, preacher, evangelist, missionary, regardless of gender po. Babae, lalaki, pwede pong tawagin ng Panginoon for a specific calling. Edad? No. Mastura maming is 82. Tapos siya po ay assistant pastor natin. Relly is, tanga na ano, si Relly is 9 years old. And parang desidero magiging pastor. Actually, wala po sa edad yan eh. At wala din po yan sa economic status natin. Sabi, kasi hindi naman kami rich, wala akong pamasahe pag naglingkod ako sa Panginoon, pag ganyan. No, the Lord will provide. Yung patutuon nila Sister Cora. Di ba? At hindi lang kay Sister Cora nangyari yan. In all circumstances sa buhay natin, nakikita natin kung paano mag-provide ng Panginoon. So, wala po yan sa economic status. Wala din po sa edad. Actually po, parang pag mas mature ka, para ang sabi, oh mas maganda yan kasi mas experienced sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, so ang challenge ko po sa inyo mga kapatid, ito pong nasa board, ito pong nasa slide. God's specific calling is on us right now. Will we go the wrong way? Or will we go with God all the way? Okay? And remember, one last slide. One last slide, please. Remember, God always have the last word. Okay, mga kapatid? Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Pray po tayo. Panginoong Diyos na aming Ama. Tunay, O Lord, na Ikaw po ang nagbigay ng mensahe sa amin ngayong araw na ito. Salamat, Lord, na as Your messenger, ang wisdom po, Lord, ay nanggaling sa Iyo. Salamat, O Lord, sa attentive hearts ng aking mga kapatid dito sa Jewels na nakinig ng Iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na patuloy na Ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Dahil Lord, Ikaw ay nag-save sa amin from condemnation from hell and give us eternal life because You are so compassionate. You are merciful and gracious to us. We want, Lord, to obey You, not disobey.
We want, Lord, to serve you using the talents that we have from you, Panginoon. You have a specific calling for us. Hindi ko po alam kung ano po yung mga specific calling para kanino. But Lord, nakita mo po ang mga puso ng aming mga kapatid. Nakita mo po, Lord, ang desire namin to serve you and to please you, O Lord, because you are our God. You are so good, so faithful. At patuloy, Lord, na ikaw po ang nag-work sa mga buhay namin. Make us obedient, O Lord, of your word. Make us, Lord, not like Jonah, na isa sa mga kwento niya ay nag-disobey sa'yo. Every time, Lord, na meron kang iutos sa amin, help us, Lord, to obey rather than disobey. Help us, Lord, na ma-please ka sa mga buhay namin. Salamat sa iyo, Panginoon, because you love us, you care for us. Kung anumang circumstances ang meron kami sa mga buhay namin, patuloy, O Lord, na minahal mo kami. Salamat sa iyo, Panginoon, at patuloy ka naming pinapapurihan at patuloy ka naming pinasasalamatan. Truly, you are a great God. And we love you, Lord. We want to serve you hanggang sa iyong pagbalik. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin pinapapurihan at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Amen.